Okay na, ka-JTEC. Ilang buwan na ba sa akin ito si Honda Civic ko? Siguro nagbara na, 3 buwan na siya. Ano ba yung masasabi ko kasi may mga subscriber tayo na nag-subscribe because of the nung bumili tayo ng Honda CB650R. Ano ba masasabi ko? As per yung 3 buwan ko siya na ginamit, no? Yan, una yung performance niya. Ang lakas ang torque niya. Wala siya kasi adjustan ng ano, no, kamukha ng sa X6R natin na na pwede mo siyang i-low power mode sa high power mode, wala siyang ganun. Isang ano lang siya, isang mode lang siya. So mapapansin mo, ang lakas ng ano, ng torque niya. Lalo na kung may angkas ka, kailangan pakapitin mo yung angkas mo. Kasi dahil nga, pag bigla ka nag-silinyador, posible malaglag yung angkas mo sa likod. Ayan. Ayan ang experience ko. Wala siyang low power mode. Yung kasi yung sa X6R natin, may low power mode siya. Kaya pag nag-silinyador ka, hindi siya ganun kalakas yung batak. Unless i-high mo siya. Ito kasi wala. Talagang may torque kaya kaagad. No? Tapos yung pangalawa, yung unang ko napanood na yung mga unang review ko dito, sabi ko meron siyang ano, vibration dito sa metang. Ngayon hindi ko na nararamdaman yung vibration na yun na sinasabi ko before. Kasi normally kasi sa mga bagong motor talaga, no? Lalo na brand new, na-experience mo yan. Na kaya nga siya yung tinatawag na break-in, no? Kailangan mo muna siya i-break-in para ma-practice yung mga engine niya. Ha? Pwede ba? Ay, hindi. Diyan kayo sa baba. Express po ba? Ha? Yung taas. Sa baba kayo, sa kanan. Ha? Huwag kayo akit, ha? Baka pumasok dito sa Maya X, eh. Kasi hanggang ano lang dito, no? 400cc up. Ayan, no? Grabe yung traffic sa baba. Pagka pumanik ka dito, wala na, huli ka. O, alam ko, huli din pagka pumasok ka sa Skyway ng sa Express. Nang lower CC ka, 1.5. Saan nga ba tayo? Nawala ako doon sa sayo, kinikwento ko sa inyo. Ayan, yung sa vibration, no? Ayan, nawala na yung vibration niya. Dati kasi ang lakas, sabi ko, dito sa may tanke, nararamdaman ko sa hita, eh. Pero ngayon, wala nang vibration. Swabe na. Saka hindi rin ma-vibrate dito sa may handlebar. Meron din kasi silang sinasabi may vibrate dito sa handlebar, pero hindi. Ayan, isang bumabasa talaga yung RFID, no? Ewan ko ba? Ano yung mga nagiging problema sa ating mga expressway? Okay. Ayan ang maganda sa big bike, pwede sa expressway. Kung makita nyo kanina yung traffic kanina, grabe. Pag doon kayo pumasok, kaya abutin kayo ng siyam-siyam doon. Ayan. Nandito tayo ulit sa 60 ng takbo. Tapos yung isa pa, about dito sa Honda CB, pangatlo na, no? Yung sa back ride, may reklamo sa akin yung back ride ko. Kasi dahil mataas yung ano niya, yung apakan, na nangangawit siya. Yun lang, not meant for back riding. Kailangan na nag-i-stretch pa siya ng paa niya, ng legs niya, kasi dahil ano siya, nangangawit. So kailangan mo i-stretch. Actually, bumili na ako ng pang-extend ng ano, step sa back ride, pero hindi umubra, eh. Sayang nga lang yung bili ko. Kasi tumatama dun sa mismong ano, mud guard. Dun sa may chain guard. Ng Honda Civic, kaya ang kayong bibili nun. So, yun yung reklamo dito ng sa back riding. Na nangangawit, nakangawit daw. Tapos sa overheating, may nagtanong sa akin kung malakas daw ba mag-overheat ito. Flashback. Ang dami nagko-comment sa akin na pag long drive, nag-overheat daw. Ah, ito? Oo, yun ang sabi, ha? Wala naman po. Wala naman mga reviewng ganun. End of flashback. Hindi naman. Kamukha ngayon, no? Tirik yung araw, pero wala naman siya doon sa mismong ano, red, no? Mas nagre-red pa nga yung ano, yung CX-6R ko, eh. Medyo malamig yung ano niya, makina.
Yung sa XXR nakakatakot. Pagka motorik ang araw, malakas siya, mag-init. Kaya kailangan na pag umabot doon ng 120 yung temperature, dapat i-ano mo, hintay mo na para lumamig yung engine, kundi i-stop ka niya. Pero ito, okay na okay. Mukhang ngayon tirik ang araw, malamig yung akin. Ayan, yun yung pang-apat. Tapos yung tunog, pang-lima. Talagang mas malakas ito sa mga inline 4 na iba, no? Kasi nga sa atin kalkal lang, pero yung mga nakikita kong review, talagang ang lakas ng tunog ng Honda CB. Sabi nga nila, iba daw yung tunog ng Honda. Flashback. Grabe. End of flashback. Honda Inline 4. Ayan, feel ko naman dito. Ito, hindi pa to talagang fuel system, pero kalkal lang to, pero ang lakas ng tunog. Satisfying. Kaya lalo na kung nakapag ano ka, nakapag fuel system exhaust ka, nakakrophobic. Tapos sa handling, mandaling i-maneuver. Maganda yung turning radius niya sa manubela. Dali, dali maneuver. Tapos pang-anim, since naked siya, upright yung position niya. Siguro pwede ko sabihin semi-upright kasi hindi siya talaga totally upright. Yung upright talaga ay adventure bike. May pagka-sport siya, kaya medyo naka-lean forward kang konti. Yan. Kung tatanong nyo, since naka-lean forward ang konti, kung tatanong nyo, nakakangawit ba? Hindi ako nakangawit, mga guys. Ganda na to, Lexus eh. Ang bagal ni Kuya magpatakbo eh. Wala pa tayong quick shifter eh. Patakbitan natin itong quick shifter. Talagang sa todo-todo, ang daming gaso sa bagong motor. Inuuna lang natin yung mga importante, mga pang safety. Mukha ng cross guard, ipakabit tayo. At meron tayong kasabay na motor dito sa gilid. Ganyan lang tayo mag-ride mga ka-JTEC, di tayo bumibura, di tayo rumaratrap. Rumaratrap lang tayo pag mayroon tayong kasabay na rumaratrap din. Bawa ka-group ride, ganyan. Traffic dito, grabe ah. What happened here? Ito oh, CX4RR. Ito, CX4RR. Pambago lang, wala pang ano eh. Wala man yung plate number eh, lakas ang loob ni Kuya eh. Mainit sa mata ng mga enforcer yan. Iba yung tunog talaga ni Kawasaki no, sa inline 4. Pero depende rin kasi sa plop sa ano yun, sa pipe. Kung ano yung kinabit mong pipe, yun yung magiging tunog niya. Ba't ba sumaksak itong mga kotse dito? Wala nang madaanan ng motor. Kailangan natin sumingit at mainit ang araw yung trick. Ayun no, sa X4RR yan mga ka-JTEC. Minsan iniisip kong palitan yung sa X6R natin ng ganyan eh. Mas maano kasi yan, mas magaang dalin. Pero syempre low power siya kaysa sa X6R natin. Ayun, shoutout sa'yo kuya. Baka mapanood mo itong vlog ko at na nakavideo ka. Grabe mga katabi natin dito sa gilid na to truck. Kasi ang truck kasi nandito sa side na to eh. Diyan eh, kasi dahil ginigit-git siya ng truck. Tendency ba niya, kumanan nito eh. Maipit tayo. Yan, pasok. Sisingita mo, may Land Cruiser doon sa kaliwa mo. Wala tayong pambayad doon. Ito yung nakakatakot na may mga buha-buhain. Ito Lexus oh. Malibad pala dito.
Ayun, may mga kumakaanan kasi. Ay, naku, kailan pa kayo magpapakabit ng RFID? Ang tsatsagaan yung pumili na sa CAS. Ito, RFID, luwag. Ay, naku. Pila tayo, pila. Dito tayo sa may Raptor. Ayan, ang pangarap natin truck. Papaganyan ko rin yung Hilux ko soon. Talagang pera lang talaga problema. Yung truck driver nakatingin eh. Okay, finally. Ayan, balik tayo sa topic natin. Na-traffic tayo dito sa may toll gate. Ayan, dito sa sitting position, hindi na rawit. Gaya na sabi ko kanina, medyo sporty siya, kaya medyo lean forward. Hindi siya fully upright. Kasi ano to eh, Neo Sports Cafe na sports. Kaya medyo naka-lean forward tayo. Ayan, tapos doon sa dati kasi natin, lalo na ako naka-sports kayo, namamanid yung kamay ko doon. Pero ito, never ako nakaranas ng pamamanhid ng kamay. Yung grabe yung tayo, yung sinasabi sa inyo ano yun, manhid na yun. Alas di mo na maramdaman yung kamay mo, pero yung managmamotor ka, hindi mo maramdaman yung kamay mo. nangyayari yan sa mga sports bike. So yung mga naka-sports dyan, talagang nakaka-relate kayo sa akin. Mararamdaman nyo yan pagka natatraffic kayo. Pero pagka ganitong nakarekta, wala nyan. Wala kayong mararamdaman ganyan. Pero pagka natatraffic kayo, yun. Ang sakit sa kamay nun. Yan, dito, ayos na ayos. Wala tayong problema. Sabi-sabi kaya pwede mga pang daily ride dito eh. Kaso, hindi ko naman advise sa inyo yung daily ride kasi nga big bike ito. Malakas yung ano niya, gasolina. Ito nga tayo sa ano, kanan. Slow tayo, medyo na may mabilis sa libot natin. Yan, chill lang tayo, chill. Yan, no? So, Lexus. Yeah, yung mga Lexus, mga ka-JTEC, yung mga Lexus Land Cruiser, yun yung mga pag-beast boat. kasi, pero mo kung gaano ka mahal yung kotse nila, kaya pa makakabili ka ng kotse, 5 million, bibili ko na ng bahay yun. Kung 5 million, di ba? So, kaya mga 5 million na kotse na yan, kalimitan yan, may mga baril yan. Bakit? Kasi dahil ko protection nila. Kasi sigurado mayaman sila, kaya sila nakabili ng Lexus, ang Land Cruiser. Sigurado, pang protection nila may baril yan. Kaya, huwag na kayo nakikipagtalo ng mga ganyang sakyan. Siyempre, iba yung tipo ng mga may baril eh. Medyo may aras, di ba? Medyo may... Sabihin na natin, may hangin sa ulo. Baka may ego. Baka delikado kayo. Kaya, tamang ano lang. Tamang kalma lang. So, hindi ko naman sinasabi pagka ibang sasakyan na wakay nyo. Mali pa rin yun. Talagang pasensyahan lang talaga. Nandito tayo sa Cavitex. Sarap. Nakaka-enjoy talaga mag-motor. Kala mo, mainit yan. Di mo iinday niya init na yan. Pagkahilig mo talaga yung mag-motor, no? Motor is life sa mga rider. Tapos yung pump ito, una may experience dito yung ano yung post neutral, yung nagkakambyo kayo, ayaw pumasok sa mga gears. Flashback. Ang tangina ka. End of flashback. So, ay pumasok sa gear 1, sa neutral, gear 2. So, tawag na yung nag-comment sa akin sa ganung issue. Sabi niya, pagkabago daw talaga yung motor, ganon. Kaya talaga, kailangan mo talaga yung break-in. Tapos, pero hindi ko na-experience sa ibang motor ko, ha? Sa CX-6R, sa Ninja 400, wala. Pero dito, meron nun. So, ang ginawa ko,
Research ako. Bumili ako ng gear stabilizer. Ayan. Yung gear stabilizer na yan, yan yung nagpa-ayos talaga ng buhay ko dito. Ayos talaga ng buhay. No? Ano talaga magulo buhay ko ng ano. Sabi ko bumili ako, tapos biglang ang laki ng problema. Oops. Yun. Kala ko, hindi bubukas eh. Yeah. Ako na nahuli. Siya kaya nahuli. Si Port Territory. Bili kayo ng gear stabilizer mga ka-JTEC pagka bumili kayo ng Honda CB650R. Mura lang yan. 650 lang yata yan. Kinabit ko na yan. Sir, sa Lazada gear stabilizer. Ang amount ng 650. Merong 52,000. Pero yung 650 budget mil. Pero nasolve yung problema ko. Okay na okay. Yun na lang ang bilhin nyo. Talaga mga wala yung sinasabi ko na post neutral. nasa right nose eh, no? Liliko sa kaliwa. Kamote! Kaganong kuya, diretso mo na. Mag-U-turn ka na lang. Buti hindi ka hinuli. Siguro wala ang panikit yung ano yung enforcer. Kung may panikit yung dali siya. Opya, habol tayo, habol. Habol. Thank you. Okay. Andito na tayo sa atin. Pag pumasok ako dito, parang feel at home na ako. So malapit na yung bahay natin dito. Ito yung tinatawag namin tukwahan. Dito naman nagsiship ako. Ang sarap-sarap. Wala nang problema. Hindi pa ako makain. Ang galing na stress na. Hindi pa ako nagla-lance. Ganun talaga. Kung kasakali ka. So sa mga bibili ng Honda 650R, bili na kayo mga ka-JTEC. Wala akong problema. No issue ako dito. Kasi ang pangahawakan mo naman mga ka-JTEC, ang daming owner ng Honda CB650R. Dahil kung mayroong issue yan, wala nang bibili nito. Diba? Napakarami. Ito yung isa sa pinaka-fastest sa selling big bike ng Honda. Hindi ko alam kung ito yung number one. No? Kasi ito yung pinakamabili nila talaga. Inline po na budget siya, budget mil. Hindi ko masasabing budget mil kasi 519,000 ito. No? Pero compare sa ibang motor, mura na ito. Okay, nandito na tayo, malapit sa atin. At ito lang ay intersection ay matatraffic tayong konti. Okay, again, kung meron pa kayo ibang tanong dito sa fuel consumption, hindi ko masabi kasi hindi ko alam kung paano kunin yung kilometer per liter na to. Parang wala siyang ganung gauge. Pa-comment na lang mga ka-JTEC kung meron sa iyo na Honda CB650 dyan kung paano kunin yung kilometer per liter niya. Pero naman sa fuel consumption naman mga ka-JTEC, kung talagang nagbi-big bike kayo, dapat hindi issue yan kasi the fact na bumili kayo ng big bike. Ready kayo sa gasos, sa gasolina, talagang malakas ito. Hindi matagtag. Lalo na kung may angkas ka, mas lalo siyang bouncy. Sa shock, okay na okay din. Malambot. Okay mga ka-JTEC, yun yung ating vlog. Hope na nabigay ko sa inyo yung mga information regarding sa use ng Honda CB650R. Sa mga nagbabalak bumili na kayo mga ka-JTEC. At then subscribe na rin kayo sa ating channel para updated kayo sa mga reviews nitong Honda CB at iba pa nating motor. Okay. Tapos papalo na rin, meron tayong TikTok, meron tayong Instagram, Facebook, misa nagpo-post din ako doon. Papalo na lang din mga ka-JTEC. Okay, again thank you for watching. See you again in my next vlog. Bye bye.